ako. Ikaw? Wala eh. Lagi na lang ah. Pagkakasyahin ko na lang to. Tara. Nasanay ka na. Dito, dito! Dito! Alis! Alis! Ayos! Wala ka pala eh. May kailangan kayo? Ano sir? May nakita ba kayong tatlong batang lalaki? Wala ako nakita. Eh, pwede ba kaming pumasok? Magche-check lang kami sa loob. Jai, halika rito. Sir? Gusto nilang malaman kung may nakita kang tatlong batang lalaki sa loob. Wala naman po, sir. Wala raw eh. Magandang araw po. Oh, Yong Yud, bakit napadaan ka? May hinahanap kaming mga user. Mga user? May hinahabol kaming tatlong batang lalaki. Baka sa loob sila nagtago. Pero ayos lang kung wala talaga. Sir, negative. Abangan nyo na lang kung magagawi sila rito. Wala dito sa area. Alis na po kami. Namin, sir. Over. Kaming bahala. Aabangan namin. Sige, sir. Yochai! Rapan! Sangwal! Lumabas na kayo! Si Sir Pinij! Bakit niyo tinakbuhan yung mga pulis? Hoy, Wal. Hindi naman po. Bakit nila kayo hinahabol dito sa school? Kayo, kapag hindi kayo nagsalita, isusumbong ko kayo sa kanila. Gusto niyo ba yon? Ayaw po, sir. Sagutin niyo ako. Bumibili kami ng drugs. Drugs? Anong klase? Amphetamine. Amphetamine? Galing saan? Galing kanino? Kay Doom. Kay Doom? Sinong Doom? Taga-talyer po. Sa talyer na pinapasukan mo? Kayo ba eh, mga adik na? Hindi po, sir. Sino ang pasimuno? Ako na po. Anong ginagawa mo? Tutulungan ko na kayo rito. Tutulungan ko na kayo, Nay. Eh, diba, pagod ka sa trabaho mo sa talyer. Isa pa, kailangan mo pang pumasok sa school. Maglinis ka na ng katawan, mauhuli ka na, bilis. Ah!
itong bag ko. Nakita mo, nakasabit lang ako. Grabe ka naman. Pangit ka na nga, wala ka pang puso. Yung lesson kahapon. May dalawang klase. Una, solid ang surface. Malinaw ba? At yung pangalawa, ang surface naman ay nasa liquid state. Magandang araw. Sige. Boss, magandang araw. Okay. Hello, anong kailangan mo? Ano yung hawak mo, Doom? Ito po ang pabilis ng galaw. Gusto mo ba? Ayoko. Makakatulong to sa trabaho mo. Walang pagod. Wala ring hirap. At sobrang saya. Kahit wala niyan, makakapagtrabaho ko. Kung ayaw mo, ayos lang sa akin. Pa-vulcanize ng bike. May butas ba? Palagay ko may butas. Kilala mo ako? Nag-aaral ka ba sa Samchuk? Hindi mo alam? Hindi mo ako kilala? Ano nga palang pangalan mo? Nagpapakyut ka? Hindi oh. Bakit naman? Sino ka ba? Yan. Ano, magkano? Ngiti na lang. Subukan mo. Ako nga pala si Wal. Ikaw yung nagpahawak ng bag tapos natumba ka sa akin, tama? Teka, kilala mo pala ako? Ah, nagkunwari ka lang. Bakit ka pa? Tama na! Baka matumba tayo! Ikaw rin, nung Valentine's Day, ang naglagay ng mga rosa sa ibabaw ng desk ko, hindi ba? Oo, ako nga. Nagustuhan mo? Oo. Type mo ako? Baliw ka! Crush kita eh! Dito na lang ako. Tawid lang ako sa tulay at nasa bahay na ako. Ano? Gusto mo ba ako? Inatid mo lang ako, ganyan ka na magtanong. Ang kamal mo naman pala. Ah, basta girlfriend na kita ha. Barado ang mga toilet. Eh, bakit nandito ka? Ako? Eh, ano ngayon? Doon ka sa puno umihi. Yabang nito, ah. Tara. Ikaw rin. Ayoko makita ka rito. Anong ginagawa mo, Gul? Huh? Wala po, sir. Sa totoo lang, sa mga oras na to, mukha ni Sir Pinage ang pinakaayaw kong makita. Talaga? Bakit dahil naman? Dahil parurusaan tayo nun sigurado. Sinabi mo pa. Taka lang! Doon sa kabila! Isa mo! Ay, ano ko! Sa kabila! Tapos na, sir. Gusto niyo i-check? Hindi na. Naniniwala ako. Sige na. Huwag na kayo manikarilyo sa toilet. Isan po kaya pwede, sir?
Kailan ka nga ba huling bumili ng t-shirt mo? Hindi ko na po maalala eh. Ah, pag naibenta ko ang palay, ibibili kita ng bagong t-shirt. Oy, ikaw! Wisit ka? Kailan ka ba magbabayad ng utang mo? Ay, wala pa akong pera ngayon eh. Na naman? Eh, kailan ka magkakapera? Pag naibenta ko ang palay, babayaran kong lahat ng utang ko. Ay, nako! Ayoko na maghintay uli! Bago yon, bayaran mo ang interest. Patong-patong na dahil ang tagal mong magbayad. Kung hindi, papupulis kita. Tayo na! Araw, boss. Ang aga mo naman. Ako na magbubukas. Hindi ba masyadong mahigpit? Luwagan mo ng konti. Ano ba problema? Yung nanay mo na naman? Kailangan ko kasi ng pera. Gusto mo ng pera? Kailangan namin na magde-deliver. Ipapasok kita. Pero gumising ka ng maaga. Kaya ko yun. Pasok ka na. Salamat. Sipag, oh? Dadagdag ako ang sahod mo. Pagka-graduate ko, magbubukas ako ng noodle shop. Kakalabahanin kita. Nako, malabo yan. Eto, 100. Itago niyo po, Nay. Ang simbolo nito, may hanakat. Ang simbolo ng kamlaho, vowel sa raw. Ngayon, sige nga, anong sinasabi sila mo? Sampul tornillo! Wal, sama talaga ang klase mo, ha? Doon ka sa labas, tumakbo ka. At nang magising ka naman sa klase, sige na, labas! Hoy, Wal! 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 Ayos ka lang? Okay lang po. Kailangan ko lang maghilamos. Tom, ang tagal na rito dito. Ayusin mo ka. Sige, ako nang bahala. Hoy, Tom. Uy, ano problema? Nahihilo ka pa rin ba? Gusto mo subukan to? Magigising ka dito. Maniwala ka, magaling to. Halika. Tuturuan kita. Oh, sige yan. Sindihan mo na. Huwag mong ibuga. Ang sarap, di ba? Libre lang to. Dahil bago ka, tama na ang isa. Thank you.
Salamat po. Bilisan mo na agad trabaho. Sige. Doom, meron ka ba dyan? Ano? Meron ka ba? Meron. Pero ngayon, kailangan may bayad na. Eto. Ako, kulang ang dalawang pambayad. Mula ng libre ngayon, binigyan kanya ng isa dahil alam niya maa-addict ka at magiging customer kanya. Bakit nasa labas ka? May ginagawa sila, ate. Narinig mo yan? Tapos, mabubuntis na naman at ako mag-aalaga. Ba't nga pala nandito ka? May pera ka ba? Meron. Para saan ba? Sama ka. Pasubok nga. Oh. Ano? Ayos lang. Sarap, di ba? Oo. Gusto makatulong ni Wal. Pag tumitira siya, mabilis siya magtrabaho. Ikaw, Pan. Bakit ka nagda-drugs? Ayokong umuwi sa bahay. Tulog ka na? Antok na ako. Sige na. Mabilis lang. Halika na. Ang kulit. Matulog ka na. Pan? Pan? Bakit? Lumabas ka muna. Yan naman. Labas na. Gutom na ba kayo? Kakain tayo sa labas. Okay. Kakain lang kami ng mga bata. Pakisabi, uuwi rin ako agad. Sige. Apo. Tayo na. Oh, hindi ba kayo gutom? Yod, umorder ka ng gusto mo. Order na kayo. Ako po, isa pang meatball, yung walang kasamang toge. Saka po kanin. Ako din po. Ako din po. Sumasabit lang yan, sir. Kung nasan si Wal, nandun siya. Sinundan niya rin ako nung may kadate ako. Taga-Bangkok ang kaibigan niya. Itago mo yung punto mo. Anong sasabihin mo? Eh, taga saan ka ba? Ikaw talaga. Aray. Unang salita pa lang, halatang halata na. Siya nga pala, Pan. Siya ang kaibigan ko, si M. Magandang araw. Ayon, may hot cake akong dala. Patikim nga. Tinanong ka ba? May kwento ko lang. Wala akong problema. Hindi gaya nila. Kasama ko ang nanay ko. Mahal ko siya at mahal niya ako. Anong kinalaman ni Duwen? Di ba sabi ko, ikukwento ko lang? Ba't wala akong girlfriend na gaya niya? Hindi ka kasi cute. Maayos ang buhay mo. Bakit ka nagda-drugs? Kaibigan ko po kasi silang lahat. Lagi silang kumakain sa bahay namin. Lalo na yung si Pan. Bakit ang aga mo naman? Andiyan si nanay? Yod, mag-almusal ka na! Pan, halika! Kumain ka na rin ng almusal dito! Hoy, hindi mo ako inintay, ha?
Ano? Masarap ba ang luto ni nanay? Sarap! Anong kutsara mo? Kagaya ng sayo. Bakit yung sayo ang daming nakukuha ng pagkain? Aba, teka. Nagsama ka pa ng iba, ha? Ayos to para makatipid si nanay. Magandang araw, magandang araw po. Ay, magandang araw. Kumain na ba kayong lahat? Hindi pa po. Hindi pa po. Kain na kayo. Nay, huwag na kaya kayong magtinda. Magbuksan lang tayo ng karinderya. Tama! Nay, magandang araw. Magandang araw. Aba, nandito na buong klase niyon. Ang sarap pong bumalik-balik dito, eh. Ay, pinagluto ko na kayo. Sige na, kumain na kayo doon. Ayos. Hintayin niyo ako. Sarap. Masyado kayong masiba, eh. Tabi nga dyan. Ayos. Sarap. Gawin ako, ha? Ay! 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 Ang ginagawa ng isa, gagawin din ng lahat. Makaka-uwi na kaya? Paalam po, sir! Uy, nakita mo si U? Sino naman si U? Sino ba? Eh, di yung masarap. U ang tawag ko doon. Nung tumikim sila, tumikim din ako. Miss, yung bill namin. Ikaw po, grade 10 ka, di ba? Paano ka napasama sa grupo nila? Ano? Nagawa mo yung assignment grabe natin? Sobrang hirap. Oh, salamat ha. Muna. Ano ba yan? May tinatago ka? Nagpagawa ka ng assignment, no? Bakit sa junior ka nagpapagawa ng assignment? Wala kang pakialam. Lagot ka. Gusto niya mangopya kay Boa, kaya kinaibigan niya. Wow! Ayos ka rin, ha? Ayos, ha? Saan ka pupunta? Mainit dito. Doon ka sa malilim. Nagkita na naman tayo. Sige nga, anong meron ka? Ilabas mo na, bilis na. Bilis na, labas na. Ilabas mo na. Bakit 20 lang? Tignan ko nga. Sabi ni 100. Sabi ko na, niloloko tayo eh. Upakan ko na to. Sandali, anong ginagawa nyo? Supachay, may ginawa ba silang masama sa'yo? Kinuha nila yung pera ko. Ay, Bansot. Nambibintang ka, pera ko to eh. Sinungaling siya. May klase pa tayo. Sige, ma'am. Pasok ba kami? Tara. Supachay, may pera ka bang pangkain? Heto, kunin mo to. Gagawin ulit yon. Para konting pera lang, nagsumbong ka na. Sige, bukas ulit. Lagi kasing nabubuli si Bo ng mga grade 12. Sino sumuntok sa'yo? Mga grade 12. Pod, pinakinggan mo na ba yung mga kanta? Oo naman. Kaya mo nang tugtugin yung Hold Me? Oo, konti pa lang. Teka, meron ka bang nakaaway? Yung mayayabang. Eh di hero ka pala kung ganun. At ikaw ang heroine? Ano ka ba? Aalis ka na? Kukunin ko yung first aid kit. Tugtugin ko yung gusto mo. Doon tayo sa itaas. May girlfriend ka na? Nakilala ko siya ngayon taon. Dito nakatira pero nag-aaral sa Sufan. Mahilig sa music. Pareho kami ng gusto, kaya magkasundo kami. Dinadala niya ako ng songbook at inaaral ko ang chords.
May nangyari na sa inyo? Wala. Sa'yo, gusto mo may mangyari? Parang tigre yan si Pod. Sige lang, gusto kong makinig sa kwento mo. Magsalita ka nga! Ikaw, tinatanong ka niya, bakit ayaw mong sumagot? Hoy! Droba natin, bre! Droba na! No, ha? Ilagin! Respa natin! Hoy! Patapon niyo, ha? Ano? Mukha kang lampa, pero matapang ka pala. Ang bilis nilang tumakbo, no? Galing natin. Hindi ka naguguluin ng mga yun, Bawa. Hawakan mo. Para sa'yo to. Astig na Junior. Sindihan mo. Ayos ba? Bakit? Tinikman ni Pod dahil sa akin. Ayaw niya pero ginawa niya. Ganti niya sa tatay niya. Ay, grabe. Anong panahon ba ito? Sobrang init. Walang beer. Ay! Ay! Bakit wala pang pinalamig na beer sa ref? Kinuha mo yung pera para isugal na naman. Akin na yan. Kinuha ko nga. Eh, ano ngayon? Anong gagawin mo? Pera ko rin yun na. Ibalik mo yung sa akin. Naipatalo ko na kanina. Para yung sa pag-aaral ni Pod. Pag-aaral? Anong pag-aaral? Walang ginawa yun kundi tumugtog ng gitara. Nakakabwisit na. Tama na to! Bibili mo ako ng beer, please! Tama dyan! Relax ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka. Okay? Ngiti ka na. Huwag kang seryoso. Nawawala ang kagwapuhan mo eh. Sino bang girlfriend mo? Lagi ba kayo nakikita? Inggit ka, kawawa ka naman, loveless. Ikaw rin. Baliw na to, sir. Isang babae lang nasa isip. Puro kwento lang, wala naman may pakita. Hintayin yung sagutin ako, mag-celebrate tayo. Talaga? Oye, ngayon ba yun o next life? Ay, nako. Puro kalabang. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi ah. Uibili ako. Yung love songs, meron ba kayo? Maraming maganda dyan. Itong Boyd Pod, may love songs ba to? Marami hindi ba? Yan, Boy Pod. Tingnan mo nga. Ibang singer niyan. Kuya, meron ba kayong love songs? Bart, asin kasuhin mo yung customer. Opo. O, patay mo! Bilis! Sa akin! Patay mo! Patay mo! Yun! Siguro soulmate silang dalawa. Tingin ko magiging mag-asawa si Nawalan ko. Kami ang sigurado. After 2 years, makakatanggap kayo ng wedding invitation. Toy! Barn, pwede ka bang imbitahan na magmerenda mamaya? Hindi talaga pwede, eh. Meron na akong boyfriend. Hoy! Hintayin niyo ako! Ano bang problema mo? Tatanungin kita, bakit gusto mo mag-drugs? Nasa iyo naman ang lahat, hindi ba? Mga kababayan ko dito sa Sancho,
Huwag niyong kalilimutang iboto ang number 2, Kamnan Warapon. Sama ka sa akin sa palengke. May date ako. Ayoko. Wow! Uy, bakit siya nagkukunwari na hindi tayo kilala? Oo nga. Mayayaman lang ang gusto ng papa niya na maging kaibigan niya. Pag nalaman niya ang tungkol sa atin, malalagot si Tep. Eto. Sabi ko sa'yo, pipiliin mo mga kakaibiganin mo. Kung ayaw mo masira ang iyong kinabukasan. O anak, alam kong gusto mo to. Gusto mo? Bilhin natin. Next, Paibun. Next, Supachay. Next, Tanit. Uy, bawas. Ba't masaya ka? Ikaw na naman ang ayos, no? Grabe ka naman. Ikaw ba ito naman, Mopia? Simple yun. Tumal mo naman. Kumusta ka rito, sir? Kailan ka magiging director? Dapat pinaplano mo para makuha mo na ang promotion mo. Hindi ganun kadali ma-promote. Kailangan kumuha ng exam. At kung ano-ano pang maraming bagay. Siya nga pala. Ano ang sadyanin niyo dito sa akin? Si Tep kasi. Hindi ako masaya. Second lang siya. Ano? Dapat nga matuwa ka, hindi ba? Hindi. Ang anak na magiging mayor sa bayan, dapat number one sa klase. Ano sa tingin mo? O sige. Di-tutor ko siya tuwing weekend. Ganun na nga, ikaw na bahala. Pag naging number one siya, sa next semester, mabuti yun. Makatutulong sa akin. Ah, maalala ko. May handaan sa bahay ko ngayon linggo. Imbitado ka, ha? Masama ang loob ko. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Hindi ko mapasaya si Papa. Mahal na prinsipe eh. Bakit wala yata ang limusin ngayon? Uy, biro lang yun. Ba't kaya? Ayos ka lang. Problema? Tanungin mo. Tep, alam mo? Makakalimutan mo kung ano man yan. Gusto mo? Uyod! Woohoo! Uy! Daga muna, kulang pa to eh. Magkakaw tayo ng bakal tapos data natin. Huwag niyo nang sabihin kay nanay. Ayoko pong malungkot siya. Huwag niyo sabihin kay Papa. Magagalit yun. Huwag niyo pong sasabihin sa nanay ko. Tayo na. Umuwi na tayo. Ayoko pong mag-aral sa Bangkok. Mamimiss ko si Mama, ang mga kaibigan ko. Pero para sa kinabukasan mo yon, sundin mo sila. Ayoko mag-aral dun. Gusto ko mga kaibigan ko. Sinabi mo ba yan sa Papa mo? Ayaw niya makinig sa akin. Ipadadala niya na ako sa Bangkok. Dahil... adik na po ako. Tulungan niyo po ako, sir. Sige na po, sir. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Hindi solusyon ang paglipat ng eskwelahan. Marami pang ibang paraan. Anak ko siya. Gagawin ko kung ano ang tama. Wala kang pakialam. Overdose pa talaga si Mia. Hindi ako makapaniwala. Pala, ay may drugs pala.
kalat na kasi ang drug sa bayan na ito. Lagi pa naman nasa top 10. Sayang naman. Matalino ang batang yan. Po tayo, nakita ko na. Ito yung how to cure drug addicts. Patingin? Nasaan? Oy, kayo dyan. Gabi na. Matagal pa ba yan? Oh, magkape ka muna. Salamat dito sa kape. Anak, matulog ka na. Maaga pang klase mo bukas. Alam nyo, napakatigas ng ulo ng mga yan. Ngayon, marijuana lang. Bukas, baka heroin na. Hindi natin sila responsibilidad. Kung gano'n ang ibig mong sabihin, hahayaan na lang natin ang mga batang ito at ang mga magulang nila. Palagay ko, dapat natin itong aksyonan agad para hindi gayahin. Pag in-expel natin sila, wala na tayong problema. Ang mga batang yan ay parang tumor. Pag natakot tayo na alisin, magiging cancer lang sila. Baka hindi naman tama na i-expel natin sila dito sa eskwelahan. Sa tingin ko, ang importante sa ngayon, isipin natin kung may magagawa ba tayo para sa kanila. Ganito kasi ang punto ko. Kung mananatili dito ang tumor, at pipilitin natin itong magamot, baka isang araw, bumalik sa normal lang mga ito. Kung hindi sila may expel dito, dapat bigyan na mabigat na parusa para magtanda na sila. Pinatawag ko kayo dito ngayon para malaman ninyo na ang mga anak ninyo ay addict sa drugs. Sigurado kayo? Wala akong maiisip na dahilan para mag-drug si Bawa. Kinausap ko na silang lahat. At umamin na sila. Maniwala kayo. Lahat sila may problema. Para sa atin, maliit lang ito. Pero sa kanila, malaki pala. Sabihin niyo ko anong gagawin ko. Nakikiusap ako, huwag niyo po siyang paalisin dito sa eskwelahan. Huwag niyo po silang paalisin. Kung si Tep lang, hindi siya malululong sa drugs. Dahil ito dyan. Sa mga walang kwentang barkada. Teka, Kamnan, huwag mo insultuhin ang anak ko. Totoo yun. Hindi ba pasaway din ang anak mo? Dahil nga nakikipagkaibigan sa anak mo, masamang okay, influensya sila kay Tep. Hindi ko kayo pinatawag para insultuhin niyo ang isa't isa o para malaman ang mali. Gusto ko lang malaman niyo ang problema at makipagtulungan sa amin na mapabuti sila. Bibigyan namin sila ng pagkakataon. Yun lang ang gusto kong sabihin. Pwede nyo na silang kausapin. Sige, sir. Kakausapin ko po si Ek. Bawa, uwi na tayo. Huwag niyo pong paalisin si Pod. Maawa po kayo sa kanya. Sir, tulungan niyo pong magbago si Yud. Gusto ko siyang makatapos. Pag huminto siya, paano na? Salamat sa pagkakataon, sir. Sir, pakibantayan niyo po si Wal. Hindi ko siya kayang pangaralang mag-isa. Nagtatrabaho ako para may makain. Siya na lang ang kasama ko sa buhay. Matagal na kasing patay ang tatay niya. Pagsabihan niyo po siya, natatakot ako na baka lalo siyang malulong. Sige po, sir. Taiwan.
Wala ang ate mo? May trabaho po. Ek, paano nangyari to? Huh? May problema ka ba? Ba't ka nagda-drugs? Sabihin mo nga sa akin. Sige, sa bahay tayo mag-usap. Alam kong mahirap lang tayo. Pero nagpupursige naman ako, di ba? Mag-aral kang mabuti, anak. Para ito sa kinabukasan mo. Huwag ka nang mag-drugs, yun lang ang pakiusap ko. Kayo ba ang kapatid ni Pan? Pwede kayo makausap? Wala akong oras. May trabaho ako. Kung tungkol kay Pan, kayo nang bahala sa kanya. Wala akong pakialam dun. Para matigil na siya, dalhin niyo siya doon sa rehabilitation. Libre lang daw dun. Ayoko sanang palakihin ang usapan tungkol dito. Pero kailangan malaman ng mga magulang nyo para makatulong sila. Kaya ko naman tumigil mag-isa eh. Hindi na dapat nalaman ni nanay. Alam kong mahirap ang tumigil sa paggamit ng drugs. Kailangan nyo ng moral support at malasakit mula sa inyong pamilya. Ako, sa school ko lang kayo lagi mababantayan. Yun ang dahilan, kaya ipinaalam ko ito sa mga magulang ninyo. Kailangan bantayan nila kayo sa bahay. Pag nag-quit kayo sa drugs, magiging maayos ang lahat. Hindi ako makapaniwala. Drug addict na pala ako. Mag-quit ako para mapahiya si sir. Dapat hindi niya sinabi, lalo naglasing si tatay. Di ba nangako siya sa atin na wala makakaalam? Naniwala ka naman. Nandito na si Mama. Magandang umaga! Okay, mga bata. Pumunta na kayo sa mga grupo nyo at gawin nyo na ang seat work na inassign ko. Sige na, pumunta na kayo sa grupo nyo. Oy, kagrupo kita. Hindi ba? Iba ng grupo natin, na ang grupo ko. Pasensya na, ha? Tulungan nyo ako dito, ha? Sige, patayin natin. Oy, ganyan. Diba? Sige na kayo magaling mo. Patas ako, patanong ko tayo, ha? Basta magkakasama tayo. Ako mahala mag-uto sa inyo. Step 1 na gagawin natin. Tabi tayo. Ayun sila, oh. Kumakain. Basta kailangan na mag-aaral, ha? Gumawa ka ng assignment. Tinatamad na ako maglakad papuntang school. Lilipad na lang ako. Oh, lilipad! Mga hatik! Droga ka, ha? Drugs pa! Drugs pa! Addict ka, oh. Talaga, ha? Bakit? Hindi ka rito! Baka kita dyan, eh! Ano? Sige! Yabang mo! Mo na. Ano ba kayo? Tama na yan! Ano ba naman yan? Yabang, eh! Nawalan na ako ng gana! Ayoko na! Mga estudyante kayo, hindi mga sanggano. Nagkamali sila. Bakit nyo tutuksuhin? Ang dapat nga, suportahan nyo sila at tulungan.
Nakita ko ang ginawa ninyo. Ipinahiya niyo sila. Ayoko na mauulit yun, ha? Opo. Naintindihan niyo? Opo. Umuwi na kayo. Aba, sir. May sakit ka ba? Ang dami mong gamot, ha? Hindi ito para sa akin. Para ito sa mga bata. Talaga? Binili mo mga yan para sa mga batang adik? Oo. Nagmamalasakit lang ako. At ginamit mo pa sarili mong pera. Wala nang pag-aasama ngayon. Tungkulin ko to bilang guru nila. Tingin nila sa atin. Napakarumi. Hayaan mo na. Aba! Nandito lang pala kayo. Kanina pa ako nag-aanap. Bakit ba kayo nagtatago dito? Ayaw nyo ba kumain sa kantin gaya ng iba? Huwag ka naman buwisit. Bad trip kami. Malis ka na. Ano ba ang dala mo? Mga gamot galing kay Sir Pinage. Pwede nyo hititin. Kung gusto nyo lang naman. Eh, teka, sadali lang. Kunin nyo muna tong gamot bago nyo ako upakan. Ano bang problema ng batang yon? Pinag-uusapan na tayo. Baka yan ay ikatalo ko sa eleksyon. Relax ka lang. Anong relax? Malapit ng eleksyon. Naiintindihan mo ba yon? Bata pa yung anak mo. Buti pang hindi ko naging anak ang batang yon. At sana hindi ko apelyido ang dinadala niya. Ako nagduda sa inyo. Pinapakain ko pa sila rito araw-araw. Akala ko mabubuting bata sila, pero tinuruan kanila lang masama. Hindi nila kasalanan. Ako may gusto nito. Hindi ka nasasama sa mga yon. At ayoko na rin silang makita rito. Tama na nga. Papa, patawad po. Sige na. Pa, sorry po. Ano sorry? Napahiya na ako. Maswerte ka't hindi ka nakulong. Bakit ka ba nag-drugs? Saan ako nagkamali? Sinabi ko nang huwag ka makikihalubilo sa mga patapon na yon. Wala silang kasalanan. Pinagtatanggol mo ba sila? Huwag mo siyang pagalitan. Kinakampihan mo yan, kaya natututong lumaban. Pasensya ka na, anak. Nay, nasaan ang mga barya? Teka, ako na magsusukli. Oh, magandang araw. Ikaw pala. Ito ang pera mo. Huwag ka nang babalik bukas. Sana maintindihan mo. Habang nagpapagaling, dapat kumain ng marami. Sa'yo na yan, anak. Kumain ka. Pasensya, nanay. Ayos lang yun. Sige na, kain na. Doon lang yung sa cabinet eh. Ba't nawala doon? Sino naman ang kukuha? Hindi ko alam. Sa'yo yun, di ba? Hindi ko yung ginagalaw. Baka kinuha ni Pan. Bakit naman? Hindi mahilig sa Buddha amulet.
Anong malay mo? 1,000 rin yun. Marami siya mabibilin drugs. Pan, nakita mo ba yung Buddha ko? Malay ko, baka naman siya sa templo. Aba, teka. Kung hindi sa atin mo, bugbog sarado ka eh. Yabang nito. Gising! Doon ka matulog sa taas? Huy! Ano ba? Kulit mo! Natutulog ako eh! Ay, naku! Ay, sige na, maligo ka na. Ipagluluto kita ng almusal. Nay, pangako, hindi na ako magda-drugs. Pwede ba umalis na tayo? Ayoko na rito. Pag umalis tayo, sino kasama ng tatay mo? Mga bata, meron akong magandang balita para sa inyong lahat. Mga bagay na may pagmamalaki ng eskwelahan natin. Una, dalawa sa mga estudyante rito ang sumali sa mathematics contest sa Bangkok at may nakuha silang prize. Ang isa sa dalawang estudyante ay si Saranya Pongpirong at ang isa naman ay si Bunnam Narata. Pareho silang mahusay sa math. Isa rin sa estudyante rito ang nakapasok sa provincial soccer team selection. 15 ang nag-try out at isa lamang ang napili. Siya ay si Chewy Tong Chai. Halika rito sa stage. Malaking karangalan ito para sa ating eskwelahan. Nagpadala tayo ng 15 at kahit papano may isang napili. Teka, bakit wala si Eka Chai? Hindi siya pumasok. Mula ngayon, kailangan niyong magsulat ng isang daily memo na nagsasabi kung anong ginawa niyo sa araw na yon. Apo. Dalhin niyo rito araw-araw, tuwing umaga. Naiintindihan niyo? Apo. Makakalis na kayo. Mag-report kayo mamayang gabi. Apo. Alis na kayo, sir. May sakit si Ek? Bakit siya absent? Saan mo dadali niyan? Sa tindahan. Tulungan na kita. Wag na. Ek, wag ka nang makulit. Sinabi ko naman may boyfriend na ako, di ba? Saka hindi kita gusto. Eh bakit hindi ko siya nakikita dito? Bakit kailangan mo siya makita? Kaming dalawa ang magkarelasyon, hindi naman kayo kasali. Masakit ang katawan mo? Ayaw mong pumasok? Anong ginagawa mo rito, ha? Tumawag sa akin kanina si Sir Pinidge. Ano ka ba? Umuwi ka na! May, magandang araw sa'yo. Ay, sir, magandang araw. Kukuha raw ng entrance exam ang anak mo. Opo, ang sabi niya po kasi sa akin ay gusto niya maging stewardess. Talaga? Opo. Kung ganun pala, pwede ko siyang bigyan ng tutorial. Hindi siya magbabayad. Ay, naku, salamat po, sir. Hindi na nila kailangan pumunta sa bayan. Walang anuman. Mahihingin sana akong pabor sa'yo. Tungkol kay Jin, nanay kasi siya ng estudyante ko. Kawawa naman. May utang raw siya sa'yo. Oo, malaki. Pwede bang huwag mo muna siyang singilin? May hinihintay siyang loan. Sabi niya sa Farmers Bank. Pag nakuha niya, makakabayad na siya sa'yo. Pagpasensyahan mo na. Beer nga. Wala na kami tindang beer. You know, may nakita ako. Iinumin ko yun eh. Ano ba kayo? Lahat na lang ganyan ang sagot. Bumibili ako. Hindi ako nanghihingi. Re-reklamo ko kayo. Alis na, sige na, sige na. Damot. Ayos ba, sir? Magaling ba ako? Ang galing mo. Pasensya ka na, ha? Nawalan ka tuloy ng customer. Okay lang sa akin. Eh, umubra naman kaya yun. Pwede kasing pumunta siya sa ibang tindahan para bumili. Alam mo, bahala na siya. Ginagawa ko makakaya ko para tulungan si Pot. Pinagtatanim ko kayo ng roses. Para may magawa kayo pagkatapos ng klase. Magtutulungan kayo dito, ha? Naiinis na ako.
Sarado na ang talyer. Tapos sinanggal na ako ni Yoy. Balita ko yung pinalit niya. Ninakawan siya ng pera. Buti nga. Alam niya ba? Nakita na yung amulet pero hindi nag-sorry. Wal, saan ka pupunta pagkatapos? Hindi ko alam. Kain tayo sa amin. Huwag na lang. Baka plato ipakain sa amin. Naku, hindi naman, no? May nahon na ang nanay ko. Madali siya magalit pero madali rin kumalma. Sige na, magpapaluto ako ng marami kay nanay. Anong ginagawa mo, Ek? Nagdadasal ako na sana mahalin niya rin ako. Baliw. Oh, Jai. Marami ka pang i-re-repair? Mga isa. O dalawa sa isang araw, sir. Diretso mo. Oo, diretso na. Sige, pupok. Tuwid yan, ha? Din ulit. Dalhin niyo to sa loob. Uy, Ek, bilisan mo. Oo. Anong problema niyan? Nangangarap kasi. Iniisip yung crush niya na walang crush sa kanya. Tama na ang pagdidilig. Lagyan nyo na ng fertilizer. Ek, anong ginagawa mo? Natural fertilizer. Wal. Una na ako. Ba't mo ako iniiwasan? Hindi ako gaya ng iniisip mo. Bakit? Alam mo bang iniisip ko? Oo ah. Kanina pa kita hinahanap ah. Kakausapin tayo ni Miss tungkol sa exam. Sige, susunod na lang ako. Kakausapin ko lang nung boyfriend ko. Sige, bilisan mo ha. Kanina pa siya naghihintay eh. Oo. Bakit? Nagsiselos ka ba? Buti pa. Layuan mo na lang ako. Bakit ba? Dahil ba nagda-drugs ka noon? Wala akong pakialam. Kaya mo naman magbago, hindi ba? Salamat. Duwain, mag-almusal ka na. Baka malate ka. Duwain, balita ko, nagda-drugs yun na yun at mga kaibigan niya. Pinatawag rin na Sir Pinich ang mga magulang nila. Totoo ba yun? Opo, Tay. Sayang naman, mabait ang batang yun. Bakit nang kaganon? Alam mo, anak, hindi ko sinasabi na layuan mo si Yod. Pero kung patuloy ka makikipagkita sa kanya, lagi akong mag-aalala. Sige po. Sige na, kumain ka na. Baka malate ka. Oo, mamaya na lang natin sagutan. Duwen, magmerienda tayo mamaya sa palengke tapos ihatid kita. May gagawin kaming group work sa bahay namin mamaya. Sa ibang araw na lang. Alis na ako, Yod. Sige, bye. Bakit kaya lagi niya akong tinatanggihan? Pag iayayain ko, busy siya.
Baka nga busy. Okay siya sa akin. Binati ko kanina, ngumiti naman. Baka nga busy lang. May nagawa ba akong mali? Okay naman lahat sa'yo eh. Maliban sa mukha mo. Hindi nga ako gwapo, pero cute naman. Baka issue yung pagdadrugs natin. Puro kayo daldal. Kailan tayo matatapos ito? Pag nakadrugs ako, kaya ko magtanim ng isang hektaryang roses. O, bakit? Hoy! Saan ka pupunta, Boa? Liga! Nasaan na? Hmm? Bingo! Itatago mo? Yan ang dapat sa'yo! Pasaway ka! Ginagawa mo, Boa? Bumaba ka na! Nakahain na! Ayokong kumain! Hindi ako gutom! Bilisan mo na dyan! Teb, anong ginagawa mo rito? Teka, sandali. Mag-usap tayo. Ano bang problema? Galit pa rin si Papa. Hindi ko na alam ang gagawin. Papatawad ka rin niya. Halika. Iaatid na kita. Magandang araw, sir. Magandang araw. Nandiyan pa si Kamnan? Ano yan? Bakit hindi mo sinundo ang anak mo? Busy ako eh. Busy? Eh di ako nalang sana ang sumundo. Baka mas gusto niya sa barkada niya. Papasukin niyo na muna si Tep. Kakausapin ko lang sandali si Kama. Huwag ka sanang ganyan. Baka mag-drug siya ulit. Dadalhin ko siya sa ibang lugar para dun mag-aral. Hindi yun ang solusyon sa problema. Anong solusyon? Pabayaan siya dun sa mga batang adik? Hindi ganyan ang dapat na maging leader ng bayan. Parang tinatakasan mo lang ang problema ng iyong anak. Gusto mo siyang ilipat? Hindi para mapabuti, kundi para manalo ka mayor. Aba, teka, anak ko siya! At estudyante ko siya! Ba't mo ko iniiwasan? Di naman kita iniiwasan, Yod. Duen! Bitawan mo ako. Nay, magandang araw. Hindi ako nagluto ngayon. Sige, tayo na. Yod! Anong sinabi ko tungkol sa mga yan? Hindi ka nakikinig! Nay, malaki na ako. Kaya ko magpasyang mag-isa. Ay, malaki ka na. Kaya mo na magtrabaho. Kaya ko. Hindi ako hihingi ng pera sa inyo. Talagang matigas ang ulo mo. Sige, bahala ka. Sige na, tol. Yod, ba't ka sumasagot sa nanay mo? Hindi ka natatakot na magalit siya? Gusto niya kasing iwasan ko kayo eh. Wala naman kasi siyang alam. Kapag kasama ko kayo, nagagawa ko gusto ko. Break na tayo.
Nasaan si Yod? Hindi ko alam. Magkating klases. Hayaan mo siya. Saan tayo ngayon? Ayoko pang umuwi. Ako rin. Hoy! Sumasama ka pa sa mga yan? Anong saysay ng paghingi mo ng tawad sa akin, ha? Sakay! Itanim mo dyan sa utak ko. Ako nagmamalasakit sa'yo. Ililipat na kita ng ibang eskwelahan. Bukas hindi ka papasok. Ayoko, Papa. Mas mahalaga sila kaysa sa kinabukasan mo? Sige, sumama ka sa kanila. At huwag ka nang uuwi. Saan ba tayo pupunta? Ano ginagawa niya ron? Kunan ka ba? May pera pa tayo. Sobra-sobra yan. Gusto mo ma-overdose tayo? Gusto ko nga yun eh. Magiging pinakamayamang magsasaka dito. Ako naman, mag-aaral ako mabuti para maging pulis. Pag pulis na ako, huhulihin ko lahat ng mga nangungutong. Wow, gal kaya ta. Pag pulis na ako, huhulihin ko si Wal. Para may taga-kuha ako ng drugs. Gusto ko maging taxi driver. May sarili ka ng office, naka-aircon pa. Tutugtog ako sa mga bar. Maraming mga chicks dun. Sila ang hahabol sa akin. Ako, gusto ko maging isang engineer. Magpapayaman ako at mag-aasawa. Ingit ako kay Tep. Mayaman kasi ang papa niya. Tama na! Ayoko marinig yan! Wow! Parang diktador ah. Gusto mo maging presidente eh? Ano? Ayoko nga nun. Mas masarap nga mag-drugs eh. Ano? Ubusin na natin to.
sira ulo kayo! Bumalik ka dito! Ano ba? Sasabas na isang ang magkakaya! Eh, kasi naman yun ah. Nandito na ako. Tay, kain na. Bakit, Nay? Ayos lang ba kayo, Nay? Nay! Ayos lang ako, hindi ako nasaktan. Sinaktan ni tatay? Lasing lang ang tatay mo. Sinaktan ka niya ulit? Pagpod! Walang iya siya! Makikita niya! Pod, bumalik ka rito! Pod! Bumalik ka rito! Sige! Hindi mo nagwawala dyan! Akala mo kung sino ka! Ano? Ha? Nalaban ka? Walang iya ka! Papatayin ko na to, Nay! Ano pera mo? Ano ba? Nasa ka ba? Ay, Bansot! Pakalat-kalat ka, no? May pera ka ba? Tinigit-tingin ka ba? Gusto mong masaktan, ha? Lalabang, ha? Hoy! Wag! Ano bang ginagawa mo? Kaya mag-alala, ginagamot na siya. Ba't nyo sila pinapayagan na mag-drugs? Sili nyo naman ang mga bata. Nalaman na lang namin. Dalhin nyo na sa ospital. Huwag ang anak ko, huwag. Delikado ang mga bata. Delikado ang sangto. Tama ba na magwala sila dito at malakit? Mga bata sila, pwede ba huminahong kayo? Ay, ang ba tinuturo nyo sa school? Ang mag-drugs! Ang dapat sa mga yan ni Kulo. Dapat ikulong yung mga yan eh. Batang yan. Para matuto. Usap kami, magtulungan tayo. Tango rito din sa Samtsyo ka mga batang yan. Bata, paano ang anak ko? Ilang taon lang siya. Tinutukan niya ng tinidor. Muntik na masaksak dito ang anak ko. At anong ginagawa niyo rito sa palengke? Kailan ba kayo huling nagronda dito, ha? Magsalita ka na mahinahon. Taga rito ang mga bata, tulungan natin sila magbago. Ikulong niyo ang mga yan! Hindi ako papayag! Napakalat-kalat sila! Oh, sige, tama na. Huwag kayong magsigawan. Kumusta si Tep? Nasa loob, ginagamot ang doktor. Ano ba talaga nangyari, ha? Dinala nila. Nasa loob? Oo, ginagamot pa siya. Kamnan, yan ang bumubog sa kanila.
Babayaran ko na sira ng anak ko. Nakita nyo na nasa ospital na siya. Ano pa bang gusto nyo? Ano ba tinuturo nyo sa eskwelahan? Bakit nagdadrugs ang mga bata? Oo nga. Tinututukan namin ang problemang ito. Lahat kami. Tinutulungan namin sila. At kayo namang mga magulang nila. Ba't nyo pinababayaan na magdrugs sa mga anak ninyo? Sandali lang. Huwag naman kayong ganyan. Siyempre nagkamali ang mga bata. Unawain nyo sila. Anong gusto ninyo? Okay mga kasama, huwag kayong mag-away-away. Pag-usapan natin ito na maayos at mag-isip na solusyon. Pwede ba? Sige, pakinggan natin ang sasabihin ni Mayor. Ano ba solusyon mo? Ha? Sabihin mo. Hindi makatutulong ang pagtatalo at pagsisigawan. Lalong lalaki ang problema. Kung mag-uusap na maayos, may solusyon. Alalahanin nyo, magiging isang malaking tourist spot ang bayan natin pagdating ng araw. Gusto nyo ba yon? Oo. Tama. Kung ganun, gusto mong linisin ang pangalan ng bayang ito, ganun ba? Tama. Eh bakit nagkalat pa rin ang drag sa bayan natin? Sa totoo lang, ginagawa ko naman ang makakaya ko. Hindi ako aatras. Ang gusto ko ay kulong nyo ang mga adik na yon. Huwag naman ba? Hindi nyo mababagong pasya ko. Delikado sila, napakalat-kalat. Tama na, tama na. Kanina pa ako nakikinig sa inyo. Officer, sir. Madali lang naikulong sila, hindi ba? Oo. At madali lang ni-expel sila, tama? Madali lang yun. Anong punto ko rito? Tatanungin ko kayo, kung hindi sa mga taga rito sa Samtsyok, saan ang galing ang drugs? Kung walang pusher, walang user, paano ba nila ito nakuha? Galing ba to sa gatas ng baka? Inaani ba sa sakahan? Naging addict sila dahil sa atin. Ang dapat gawin, magtulungan tayo. Pero hindi eh. Nag-aaway pa kayo. Isipin nyo, kung anak nyo sila, anong gagawin nyo? Sa ngayon, maswerte kayo kaysa sa mga kabataang yon. Sa akin lang, tanggapin nyo na nagkulang tayo, kaya nagkaganito sila. Hinayaan natin kumalat at makuha nila ang mga drugs na yan. Alam kong adik ang mga estudyante ko, pero kahit mag-isa ako, tinutulungan ko sila, pero hindi ko pala kaya. Kailangan kong tulong ninyong lahat. Bigyan nyo sana sila ng pagkakataon. Pagkakataon na muling makabangon. Kukupkupin ko sila at babantayan. At kapag nakabangon na sila, para na rin tayo nagwagi. Nagwagi laban sa droga. Isipin nyo sana yan. Hindi yung puro sarili lang. Kung ano itong namamana natin sa magulang at mga ninuno natin. Sa makatuwid sa mga ito, makikita natin na... Dadalhin mo pa rin siya sa Bangkok. Muntik na siya magpakamatay dahil ayaw nga niya. Papa, gusto kong sumali sa camp. Magkukuit na ako. Gusto ko na magbagong buhay. Payagan mo na. Mas importante ang mga kaibigan mo? Opo, Papa. Mahalaga sila. Pero ayokong pumunta sa Bangkok dahil mamimiss ko kayo ni Mama. Magandang araw, sir.
Langar. Welcome. Welcome sa camp. Ilagay niyo na yung mga gamit niyo sa kwarto. Sige na. Iisa-isahin ko ang patakaran sa loob ng camp na ito. Hindi ikakandado ang pinto ng kwarto. Gigising kayo para mag-jogging. Palit-palitan kayo sa bibili ng almusal. Ang sakit ng katawan ko. Gusto ko nang umuwi. Wal. Wal. Tulog ka na ba? Tumahimik ka nga dyan! Sa unang araw, magja-jogging kayo ng 10 ikot. Pwede po bang isa na lang, sir? O sige, gawin yung 20 times. Bilis! Takbo! Bilisan nyo! Bilisan nyo pa! Oh, Deb, ayos ka lang ba? Ano? O, takbo pa, dali! Ito na ang snack mo. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko. Nakupkupin silang lahat. Kaya mo ba talaga silang mapagbago? Sumusunod naman sila sa akin. Okay, bangon na dyan. Bumili na kayo ng almusal. Pupunta dito, di ba? Ang kulit nyo, ah! Ano? Layas! Lumayas kayo rito! Huwag na kayo magpapakita! Ang nangyari kanina sa palengke ay hindi lang basta nangyari. Resulta yun ang ginawa nyo dati. Pero kung magtsatsaga kayo, maaayos ang lahat. Naman, nakakainis. Ay, sabi nga nila, pag may hirap, may sarap. Miss ko na si nanay. Tulog na tayo. May jogging pa bukas. Sir, pwede ko po ba dalawin si nanay? Sige. Salamat po, sir. Na naman, lagi na lang wala. Tuwing sisingiling kita, laging wala. Pag nabenta ko ang palay, babayaran kita agad. Pangako yan. Paalisin nyo na sila, Nay! Hindi dapat igalang ang kagaya niyan. Ano? Anong hindi dapat igalang ang gaya ko? Dapat niyo talagang igalang lahat ng pinagkakautangan niyo ang kagaya ko! Balasubas! Balasubas kayo mamina! Lumayas kayo! Huwag ang pera! Lumayas kayo rito! Huwag ang pera! Pagbalik ko rito, magdadala ako ng pulis! Huwag ka na mabalik! Humanda kayong makina! Okay ka lang ba? May dala akong CD. Ah, salamat. Wala ka bang trabaho? Konti lang kasi ang customer. Paano pag nalaman ng tatay? Huwag mo sasabihin sa kanya. Sige, alis na ako. Sira ulo ka! Tinrator mo ako! Gusto mo nang away? Punta tayo sa labas!
Tod! Ano ba problema? Hoy! Huwag niyo silang awate. Bigyan niyo sila ng gloves. Magsuntok ka kayong dalawa. Kinupkup ko kayo hindi para dalhin niyo rito masamang ugali ninyo. Kung alam niyo masama kami, bakit kayo nagsasaya ng oras? Narito. Gusto ko magkapera. Alis ka na sa camp. Ako rin. Ayoko nang tumira dito. Nangako ako. Hindi ako aalis. Kung saan ka, doon ako. Ikaw naman yun. Sasama ka? Eh di para na rin ako nagpakamatay. Ayoko na makitang umiiyak ang nanay ko. Tayo na! Ano, payag ka? Sigurado ka ba dyan? Malalaanin mo, pinagsasaksak si Tom sa loob ng kulungan dahil sa drugs. Sigurado ako. Kailangan ko ng pere. Okay. Bahala ka. Timbrehan na lang kita. Dali mo to sa tropa ni Ay. Nasa kapihan sila sa palengke. Sinong yay? Lagi yun sa talyer. Kilala mo na yon. Pag nakita mo, maaalala mo mukha nun. Kilala ka rin niya. Sige. Sige. Pupunta ako sa bangko. Para maging singer. Hindi ka na ba nagda-drugs? Ayaw mo mag-aral? Hindi ka makakapagbagong buhay sa plano mong yan. Paano ka mabubuhay sa Bangkok? Mas mahirap labanan ang buhay doon kaysa dito. Sa pa, pag umalis ka, wala nang tutugtog para sa akin. Teka, hintayin mo ako. Para sa'yo to. Ibibigay ko sana sa'yo to bukas. Dahil nandito ka na, kunin mo na to. Wal! Bakit kayo nagpapaulan? Saka hindi ba bawal kayong umalis sa camp? Alam ba ito ni Sir Pinidge? Hindi mo ako dapat alalahanin. Wal! Oh, Bod. Halika. Hoy, ikaw rin eh. Halika rito. Sir Pinidge, sorry po. Sorry rin po, sir. Alam nyo, nagkakamali ang tao. Minsan nag-aaway,
Pero magkakaibigan, nagpapatawad. Maliwanag? Pasensya na, nasuntok kita, Pod. Sorry din. Hindi ko alam na gusto mo si Parn. Matagal na kasi kami. Mas mahalaga ang pagkakaibigan. O sige, tama na ang tungkol dyan. Ang importante ay kung sino ang gusto ni Parn. Isipin nyo yun. Sir Pinid! Nakita ko sinawalat pa, nandun sa palengke! Talaga? Tayo na! Ba't mo ginawa yun? Papatayin ka nila! Hoy! Ikaw si Wild, diba? Nasaan yung pinadala ni Doom? Ano? Hindi ko kilala yun! Si Doom, yung mekaniko! Hindi ko kilala! Loko ka, niloloko mo ako, ha? Asa! Sigilo! Asa! Ivan! Hey! Patay ka! Aray! Itchiglo ko! Tara na, takbo! Wal! Wal! Ikaw ba yan? Wal! Magpakita ka sa akin, anak! Wal! 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 Ayos lang na mamaon ako sa utang! Makita ko lang na maayos at maganda ang buhay mo! Wala nga akong utang! Pero magulo naman ang buhay mo! Paano ako magiging masaya, anak? Wal, magbago ka na! Mahal kita, anak! Sa eskwela. Sumama ka sa akin. Hindi na ako babalik. Sige na. Ang school ang bahay mo. Kayo akong bumalik. Pabayaan niyo na ako. Teacher mo ko, Pan. Tutulungan kita. Huwag kang lalapit. Susundukin kita. Sumama ka na sa akin, Pan. Ayoko! Pan. Sabi na ayoko eh. Bumalik ka na sa school. Ayoko! Ayoko sumama! Ayoko! Wala na akong uuwihan. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan. Pan! Uy, basta ka! Masalala, namin na. Uy, pa ako.
talaga, oh. Alam nyo, may dalawang uri ng tao. Yung mga losers at mga fighters. Ang loser, bibigay sa kahit maliit na problema. Samantalang ang fighter, haharapin ang problema. At pag nalampasan niya, mas lalo siyang lalakas. Bangon! Takbo! Late na. Matulog ka na. May dagdag na yan, ha? Hoy! Isama mo na ito dyan, ha? Salamat po. Walang anuman. Ito ang example na equation. Ang xy equals m times x to m plus 2. Kailangan nyo makuha ang value ng m. Meron ba kayong tanong? Ang ibang exercises makikita nyo sa page 80 ng workbook. Maliwanag naman, hindi ba? Oo, ngayon naman. Subukan nyong isolve itong nasa board. Baka mag-aaral ako sa Bangkok. Nakapasa kasi ako sa acceleration program. Kailangan kong mag-concentrate. Lilipat ako ng school, sa Bangkok ako titira. Mangangako ka ba na walang magbabago sa atin? Alis na ako. Natikman na ni Landrag, sa hanap-hanapin nila yon. Hindi sila ihinto hanggat hindi sila namamatay. Sino sa inyo may solution para dito? Ako, ma'am. Kung bibilangin mo base sa given numbers. May 15 minutes pa kayo para mag-review. Na pong bahala. Sino daw yung patay?
Dom yun ah! Ano ba ang part? 50 po, sir? Duwen, naligaw ka yata. Wala ka bang napapansin kakaiba sa ulam? Kaya pala mas lalong sumarap ang ulam namin dahil sa'yo, Duwen. Ay naku, nang bola ka pa. Si Duwen na nagluto. Bata pa ako, pinagtanim ako ng teacher ko ng roses. Pero lagi yung namamatay. Tanim lang ng tanim, hanggang sa huli, nabuhay rin sila. Kaya alam ko na mahirap ang magpalaki ng roses. Kailangan maalagaan sila ng mabuti. Gaya ng ginagawa ninyo, nagtagumpay kayo. Ayan, sagad na yan. Ay, dito makakabili. Paano yan? Ibenta yung roses? Bakit laging may nawawalang pera? Tingnan mo. 182. Ngayon, 160 na lang. Nasaan yung 20? Nabilang mo ba ng maayos? Oo, ilang beses kong binilang. Ganun? Baka nagdadrugs uli ang mga bata. Gul! Anong ginawa mo dito? Sinong pumutol niyan? Ano? Para na po ba ito sa lahat? Para saan ba ito? Saan niyo gagamitin ang pera? Babalik sila, sigurado. Huwag ka masyado seryoso. May kaibigan ako na nag-drugs. Nung gumamit siya, walang hinto. Ang pagkain ng tigre, karne. Hindi mo na mababago yun. Kaya uminom ka na lang. Ganyan talaga ang buhay. Akin na yung lighter. O, ikaw magsindi. Bilis! Baka makita tayo, sir. Dalian mo. Birthday niyo po ngayon. Regalo namin ang cake na ito para sa inyo. Para sa mga nagawa niyo, para manatili kaming nakatayo. Happy birthday, sir! Maraming nasayang na oras. Hindi na mauulit yun. Magpapakabuti na ako. Lasinggero ang tatay ko. Pero kayo po,
ang tumatayo at nagsisilbing pangalawa kong ama. Mag-aaral ako para maging isang mabuting pulis. Imbitado kayo sa graduation ko, sir. Dati isa akong napakaruming tubig. Malinis na ngayon. Salamat po. Hindi na po ulit iiyak si nanay ng dahil sa akin. Patay na mga magulang ko. Wala akong kasamang mabuhay sa mundo. Pero ngayon po, may tatay na ako ulit. Pwede ko po ba kayong maging tatay? Oo naman, Pan. Hipan nyo na po yan, sir. Sa akin na lang. Wow. Kumain kayo. Ilang araw na alawas ang inipon nyo para makabili ng cake? Ilang araw lang po naman. Pero umiyak po talaga ang tiyan namin. Sir, pasensya na kayo ha. Mali pala ang hinala ko. Hindi ako makapaniwala na napagbago mo ang dati mga adik. Paano mo nagawa yun? Dahil ako ang teacher nila. Natapos sa Samtsyuk ang pitong bata at nagkahiwa-hiwalay ng landas. Si Bowa, kumuha ng bachelor's degree at engineer na ngayon. Si Pod, nasa isang sugar factory. Si Tep, naging freelancer pagkatapos graduate. Si Ek, nasa maintenance unit ng kumpanya. Si Yod, nag-aral ng accountancy sa bangko. Isa na siyang salesman. Si Pan, naging casual worker sa Royal Irrigation Department. Si Wal, isang farmer, kasama ang pamilya niya. Ang pitong magkakaibigan hindi na bumalik sa pagda-drugs. Si Sir Pinich, nag-retire na sa pagiging civil servant noong August 2008. Nagtuturo pa rin siya sa Samtsyuk at balak niya magturo habang buhay.